So today, pag-usapan naman natin kung paano natin makukuha yung attention ng clients. Kasi syempre, ang dami-dami na nating freelancers dito sa Pilipinas, 'di ba? So, ang pinaka-challenge natin is kung paano tayo mapapansin ng client, paano yung pag-send natin ng cover letter or pag-pitch natin sa kanila, tayo yung papansin nila. Kasi syempre, pag nagpo-post sila ng job post or pag may nag-a-approach sa kanila, marami yung nag-a-approach sa kanila and ang bibigay ng cover letter. So, paano mag-stand out yung cover letter mo and your application mo, or paano, basta paano ka mapapansin ng client. And depende sa kung paano mo siya i-attract. So, unang-una, pwede mo siyang gamitin sa, mag-a-apply to sa Upwork profile mo, sa website mo, kung meron ka, sa Facebook page, sa cover letter, sa portfolio, sa kahit sa ang ginagamit mo na kumukuha ng attention ng client or naghahanap ng client or nag-email ka, ganun. So, yung points na to is para makuha natin yung attention niya. Number one, ang mga clients, they only care about results. So, hindi nila masyadong, wala silang pakialam kung sino ka, ano yung kaya mong gawin. Yung ano yung kaya mong gawin, syempre, kailangan nila yun. Pero kung ano yung mga nakatrabaho mo dati, kung ano yung mga nagawa mo dati, ano yung pinag-aralan mo, saan ka nakatira, magkano pera mo sa bangko, ganun. So, yung mga yun, supplement details na lang yun, lalo kung yung mga feedback mo from before job, supplement details na lang yun. Pero mostly, ang pinaka-pakialam nila is kung paano mo sila matutulungan. So, yun yung pinaka-focus naman kasi nila. Kaya sila nagkukuha ng, freelancer. Kasi kailangan nila ng tulong. So, syempre, makukuha mo yung attention nila kapag ka napakita mo doon sa material mo, doon sa pitch mo, na ikaw yung makakatulong sa kanila para maabot nila yung resulta na kailangan nila. So, number two, you have to present yourself as a professional. So, professional ka na nag-offer ng service sa client. Hindi ka empleyado or hindi ka desperate freelancer na nagmamakaawa for them to give you the job. So, professional ka na nag-offer ng service mo na kakailanganin ng business nila and na makakatulong sa business nila. So, yun dapat yung stand mo. Isang professional na nagbibigay ng service para sa kanila. At kailangan nila yun para makakuha sila ng resulta. Number three, hindi tungkol sa'yo ang cover letter mo and yung mga pitches mo. It's all about the client. So, hindi pwedeng pinag-uusapan mo dun, hindi pwedeng isang nobela or tatlong paragraph, puro ikaw lang yung pinag-uusapan mo. Na mababore yung client. Tsaka, ano naman ngayon, sabi niya, kasi diba, pwedeng ang galing-galing mo magsulat or ang galing-galing mong mag-market sa marketing, digital marketing, ganun. Pero, kahit gano'ng kakagaling, kung hindi mo marireach yung target audience ng client mo, hindi siya magkakaroon ng extra pera or customers sa ginagawa mo, hindi yun magmamatter. Walang kwenta yung service mo sa kanya kung hindi mo siya matutulungang mag-improve yung business niya, diba? Yun. So, it's not all about you. Hindi lang ikaw ang kailangan mo explain sa client. Kailangan ipakita mo sa kanya na kaya mong i-reach yung target audience niya. And na kaya mong ibigay sa kanya yung resulta na kailangan niya. Yun. So, yun nga. Kahit napakarami mong pinag-aralan, dami mong certificates, ganun. So, hindi siya yung pinaka magmamatter. Magmamatter pa rin is kung kaya mong ibigay yung resulta na kailangan ni client. So last, bago natin i-end to, tuwing magsisend ka or lahat ng gagawin mo na makikita ng client, lagi mong iisipin, ang tanong ng client, bago sila pumunta sa'yo, bago nila mabasa yon, is, what's in it for me? So, kailangan malaman nila kung ano ba yung mapapala nila pag hinire ka nila. Diba? Kasi, parang return of investment, ROI, so, kailangan yung ini-invest nilang perang binabayad nila sa'yo, nakakapagpapasok ka rin ng pera sa business nila. Kasi, pag ganun, yung pinapasok mong pera, yun na rin yung parang ipagbabayad nila sa'yo or pangbabayad dun sa iba pang improve nila. Kasi, kung hindi,
ang mangyayari, palabas lang sila ng palabas ng pera, malulugi sila. Kasi di ba, hindi mo naman pala natutulungan eh. Ba't ka pa nila babayaran, di ba? So, laging what's in it for them. Kung kailangan mo, syempre, kailangan mo mag-introduce ng sarili mo. Konti lang, huwag masyadong puro yun. Tapos parang limang pages, puro ikaw lang. So, hindi babasahin ng client yan. So, kailangan what's in it for them. Yan. Thank you.